mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng July 2023. So far guys ay wala pa namang pagbabago. Pero napakaraming OFW ang nagtatanong dahil yung iba ay sumasakit na daw yung ulo sa pabago-bago ng requirements sa Pilipinas. What? Kagaya na lang ng dating OEC na naging OEC QR code. At ngayon naman ay may paparating na OFW pass. What? Pero guys, huwag kayong mag-alala dahil yan ang function naming mga content creator na bigyan kayo ng OFW update. Sasagutin muna natin ang tatlong katanungan ng mga OFW tungkol sa OFW pass. Number 1, kailan daw ba ipapatupad ang OFW Pass? Ang OFW Pass guys ay ilo-launch ngayong buwan. Pero pwede nyo pa rin gamitin ang OEC or ang traditional OEC hanggang August 2023. Dahil sa September pa naman ang full implementation ng OFW Pass. Number 2, paano daw kung ang bakasyon ay sa susunod na buwan ngunit ang pabalik sa ibang bansa ay sa September na? Ngunit nakapag-acquire na ng OEC exemption sa website ng PAPSBAM. Pwede pa daw ba ito gamitin? Guys, gaya nga ng sinabi ko na hanggang August na lang pwede gamitin ang OEC or ang traditional OEC. For sure naman, bago mag-September ay marunong na kayo kumuha ng OFW Pass sa DMW mobile app dahil napakadali lang naman itong gawin. Pero kung hindi talaga kayo marunong magkulikot online, ay pwede naman kayo magsadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. Number 3, pabalik na daw siya sa ibang bansa next week pero nakakuha na siya ng OEC exemption sa website ng PAPSBAM. At nakakuha din siya ng OEC QR code sa DMW mobile app. Alin daw ba ang pwedeng gamitin dahil magkaiba ang kanilang OEC number? What? Ang sagot dyan guys, pwede nyo pa rin gamitin yung OEC or yung dating OEC na paper base. Dahil guys, hanggang August pa ito pwedeng gamitin at yan ang nakarecord sa inyo sa immigration. Pero gaya ng lagi ko sinasabi na kapag may pag-aalala or pagkalito ay pwede naman kayo dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7 at matutulungan nila kayo. Sa iba pang katanungan tungkol sa OEC, e-travel, OFW Pass ay may mga video na ako ginawa tungkol doon. I-explore nyo na lang yung mga videos ko. Dahil halos lahat ng katanungan ng mga OFW ay nagawan ko na ng video. Dahil guys, hindi ko na kayo kaya i-reply isa-isa. What? So, eto ang mga requirements na kailangan yung dalhin pauwi sa Pilipinas ngayong July 2023. At kasalukuyan din nakabakasyon yung kasamahan ko dito sa trabaho. Number 1, ang inyong e-travel arrival card QR code. Sa mga walang idea kung paano mag-register sa e-travel arrival card, ay meron akong step-by-step guide video na ilalagay ko sa description ng video na ito. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong ticket. Number 4, ang inyong vaccine certificate para sa mga fully vaccinated OFW or fully vaccinated passenger. Pero guys, kapag unvaccinated kayo at yung mga naka-isang dose lang na vaccine, ay kailangan nyo magdala ng PCR test or ng antigen test certificate pauwi sa Pilipinas. Pero sa mga naka-one dose na ng Johnson & Johnson brand ay exempted na rin sa pagdadala ng PCR test dahil ang one dose ng J&J ay considered na as fully vaccinated. So uulitin natin guys, kapag naka 2 dose vaccination na kayo, ay exempted na kayo sa pagdadala ng PCR test, with or without booster. At yung mga naka 1 dose ng Johnson & Johnson brand, dahil considered na ito as fully vaccinated. Number 5, Polo Verified Contract para sa mga OFW na galing sa Visit Visa, nag-change employer or nag-change job site at yung may mga any employment changes. Pero yung mga exempted na sa OEC, meaning yung mga dati ng OEC at babalik under the same employer, ay hindi na kailangan ng Polo Verified Contract dahil pwede na sila mag-acquire ng OEC exemption sa website ng PAPSBAM. Lagi nyo na lang dadalhin ang valid printed contract nyo kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Number 6, yung mga bansa na nagre-require nito kagaya ng final exit or exit re-entry visa gaya ng Saudi Arabia at ng Taiwan. So kailangan nyo nito guys magdala kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Pero kapag nandito kayo sa United Arab Emirates ay wala namang tinatawag na ganito na exit at re-entry visa. Pero kapag nasa Saudi Arabia kayo guys ay required ito base na rin sa mga OFW na nagtatrabaho sa Saudi. Pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa. Number 1, ang inyong e-travel departure card QR code.
Sa mga nagsasabi na hindi na daw kailangan ang e-travel departure card, nagkakamali kayo guys. Hindi lang hinahanap ang QR code pero required pa rin na mag-register dito. Number 2, ang inyong OEC or ang inyong OEC exemption. Paalala guys na ang OEC or ang traditional OEC ay hanggang August na lang pwede gamitin. What? Dahil mula September ay ipapatupad na ang OFW pass. What? Number 3, ang inyong passport. Number 4, ang inyong ticket. Number 5, ang inyong visa. Kapag nandito kayo sa United Arab Emirates, ay yung Emirates ID na ang ipapakita nyo sa immigration. Dahil ang visa natin dito ay nasa Emirates ID na natin. Pero may mga bansa din na nagpapatupad na ng paperless visa. Kaya alamin nyo guys, kung wala nang tatak ang passport nyo na visa nyo, ay nasa Residence ID na ang inyong visa at yun na ang ipapakita nyo sa immigration. Eto guys, tinanong ko mismo ito sa immigration officer. Dahil marami OFW ang nagtatanong kung paano daw kung hindi sa kanila pinadala ang kanilang Emirates ID or ang Residence ID. Kaya tinanong ko mismo ito sa immigration officer. At ang sabi nila guys ay pwede naman daw magdala ng photocopy back to back. Basta guys ay cleared copy. Dahil sinabihan ko nga sila na may mga amo talaga na hindi pinapadala sa kanila ang Emirates ID or Residence ID kapag uuwi sa Pilipinas. What? Number 6, ang inyong OWA membership. Guys, huwag na kayo makipagtalo tungkol sa OWA membership. Tama nga kayo na hindi ito hinahanap sa immigration pero lagi ko sinasuggest na dapat lagi tayong active member ng OWA dahil ang OWA membership ay nagsisilbing insurance nating mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. So ayun guys, yan ang mga requirements na kailangan dalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas at babalik sa ibang bansa ngayong July 2023. At sa mga susunod na buwan guys ay magkakaroon ng pagbabago kagaya na lang ng OFW pass kaya dapat ay lagi kayong updated. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!